kami nag-usap, pinapatanong nga doon naman ng Pangulo ko ng desisyon ko. In fairness po kay Senator Bongo, kay Secretary Medaldea at sa mahal na Pangulo, hindi po nila ako pinipilit. Ang lagi nila sinasabi, tingin namin makakatulong ka. Tingin namin hindi ka gagawa ng masama. At tingin namin hindi ka makukurap. Hanggang kanina hong umaga, talagang hati ka eh. Gusto ko ba to? Niyo ba? Kung sakaling tatakbo ako sa Senado, hindi naman ako magaling mag-English. Wala akong alam sa batas. Baka ho, laitin lang ako doon ng ating mga mahal na senador na magagaling. Hindi man laitin, siguro baka wala naman ako maiaambag na batas. Niyo ba? Baka dumating yung time na sayang din ng boto nyo sa akin na wala akong nagagawa. Wala rin akong maiaambag na knowledge about the law dahil hindi ho kabugado. Sa napapanood ko ho ngayon, parang nalulungkot ako dahil awayan ang awayan, binoto kayo ng sambayanan, pero yun ang napapanood. Yan ang napapanood ng lahat ng Pilipino. Hindi mo ba nakakalungkot na isa kang senador, nakikipag-away ka, isa kang presidente, may kaaway ka? Hindi ba? Pero bago kayo manumpa, maglilingkod kami sa bayan. Maglilingkod kami sa bawat Pilipino. Ako, isa sa mga taxpayer na mataas ang binabayad kong taksa ngayon. Kung malalaman nyo lang, nasasaktan ako eh. Dahil bumoto ako sa mga taong ito, tapos yun ang nakikita ko. Paano na yung mga bata? Paano na ang kinabukasan natin? Kung yan ang nakikita natin lagi, pagalingan, pataasan ng ere, samantalang ang daming hirap na hirap natin mga kababayan. Ang daming kawawa, ang daming walang makain, ang daming may sakit, ang daming namamatay. Natatakot kayong lumabas? Bakit? Dahil ayaw nyo magkasakit? Samantalang yung mga taong nasa labas, kailangan lang nun makabili ng bigas at ulam para makakain ang kanilang pamilya. Tapos na makikita pa namin sa television, sa news, puro away nyo. Nakakalungkot po. Isa ho yan sa mga daylan pa. Papasukin ko ba to? Pupunta ba ako sa ganitong klaseng, di ba, institusyon? Sa estudyong ito, wala akong inaapi. Walang inahanapan ng corruption. Ilang milyong Pilipino ang subscribers ng programang ito? 25 million. Hindi pa po kasama yung mga nanonood sa araw-araw. Alam nyo, napakahirap po pasukin ang politika. Yung kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo. Mag-ama, nag-aaway dahil sa posisyon. Mag-asawa, naglalaban dahil sa posisyon. Sayang ho ang buhay. Sayang yung sinasabi nating pagmamahalan. Sayang yung sinasabi nating paglilingkod sa kapwa. Dapat, kung maglilingkod tayo, tanggalin niyo yung galit sa puso niyo. Hatred, wala na tayong ginawa kundi magsiraan. Hanapin yung dumi ng kapwa niyo. Lahat naman ho tayo nagkakasala. Ako, kayo, tayong lahat. Pero ganun pa man, siyempre, nagsisisi tayo, di ba? Alam nyo, hirap eh. Gumawa ka ng mabuti. Parang isang bond paper. Puti. Malilagyan ng isang tintang itim yan. Ano mapapansinin yun? Yung puti? Hindi. Yung tinta. Yung dumi. Yan ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Walang unity. Tatakbo kayo para makagante sa dating nanumuno. Tatakbo tayo para hindi makapasok yung isang mamumuno. Ganun ba? Ganun ba ang pagservisyo sa bansa natin? Yan ba ang iniisip ng bawat politiko? Hindi ako nagmamagaling. Opinion ko ito dahil sa araw-araw na nasa noon time show ako at araw-araw na may nakakadidinig ang boses ko, pambili ng gamot, pamatsikula, hindi pa pangkain namin. Dapat yun ang pinag-uusapan nyo sa Senado. Anong bibigay na batas sa mga taong naghihirap?
Anong batas ang gagawin nyo? Laging ilang batas na ang ginawa nyo. Pero binabago nyo. Dati may death penalty. After death penalty, ngayon gustong ibalik. Pag iba na mumuno, iba na naman. Yung batas ng tiyan ng bawat Pilipino. Yung batas ng kinabukasan ng bawat bata na walang libro. Bakit ang Korea nagna-number one? Pag Gangnam Style, K-pop. Bakit? Suportado ng bawat Pilipino dapat. Ang talent ng Pilipino. Yung K-pop, suportado ng gobyerno. Di ba? Hindi sila naiinggit. Ngayon, nandun na sila sa Grammys. Di ba? Nandun na sa American Music Award. Si Willie Revillame at saka si si idol mo, idol nila si Rapi Tulongesto. Rapi Tulpo, no? Kung mapapansin niyo yung interview sa kanya ni Miss Lucie Cruz Valdez. Magaling yan si Miss Lucie, pinapanood ko yan eh. Actually, parang bumabata yata si Miss Lucie Cruz Valdez eh. O baka humaba lang yung buhok. Maganda si Miss Lucie eh. Shoutout siya, Miss Lucie. Parang kita mong mag-interview si Miss Lucie Cruz Valdez, no? Diretso siya eh, dire-diretso siyang mag-interview, hindi siya paligoy-ligoy na ano. At parang itong si idol nyo na si Rapi Tulpo, no? Ang sinasabi niya rito, dati siya supporter ni kaya nga binara siya ni ano, bakit daw ba hindi ngayon? Eh, supporter pa rin daw. Dati na nga, sinabi mo na nga dati. Alam mo na, huling-huli ka dito eh, di ba? Pakinggan nyo yung kanyang interview at mahalata nyo talaga na ito si Rapi Tulpo na talagang iba na diskarte nito eh. Tingin ko, pati mga kapatid niya, parang ina-isolate niya na siya eh. Parang kumbaga superman na pakiramdam nito eh, no? At grabe yung mga, kung panoorin niyo yung interview ni Lucie Cruz, konti lang yung inano ko dito eh, para magkaroon lang na comparison sila ni Willie Revillame. Actually ang followers o subscribe yata ni Willis 25 million, samantalang ito si Rapi Tulpo eh, alamin natin nasa 21 o 20. Alamin mo na 22. Mas marami pa rin si Willie Revillame. Pero kung titignan mo yung pag-uugali nilang dalawa, mas maraming natutulungan ito si Willie Revillame. Kasi ito, kung magbigay ito, million-million, nyari, 3 million, 5 million, ganun siya tumulong. Saka hindi niya ibinablog yung mga tinutulungan niya. Yan ang pagkakaiba nila ni Rapi Tulpo. Si Willie Revillame, may tutulong yan yung, kumbaga sa Tagalog, bulto, kumbaga isang grupo na napakarami, magbibigay siya ng pera, pero hindi niya na binablog. Samantalang ito si Rapi Tulpo, kailangan muna niyang i-vlog nila yung gagawin pagtulong sa kanyari, tutulungan niya yung isang kabit, i-vlog niya yun. I-vlog niya yung kabit na yun, pati yung kung ano ginawa, pati kapit-bayin. Ganun siya eh, para kumita siyempre. So may motibo siya rito. Yung pagtulong ni Rapi Tulongis Tulpo rito, may kapalit. Hindi katulad ni Willie Revillame na pag binigay niya yung pera, tutulong niya eh. Misa nga, nag-chopper pa siya eh. Napapanood kayo si Willie Revillame. Siya mismo, may chopper siya eh. Pupuntahan niya. Ayan, pakinggan niyo si Rapi Tulpo. Sagutan, ano ang pananaw mo sa nangyaring yan? Hindi ba sabi ng iba, nako, yan ang Rapi Tulpo brand of politics? No. Ano masasabi mo? Sorry, Ma'am Lucie. Mali. Nagkaroon ng misunderstanding doon. Kaya nga, pinost yung video ulit na kung saan nagsalita ako. Ang meaning ko doon is 36 million followers ng ABS-CBN versus 16 million voters. 60 million voters na pumoto kay Pangulong Duterte. Kasama ako dyan. And if you remember, diba, isa ako sa mga supporter ni Pangulong Duterte at kinampanya ko sa programa ko. Now, sabi ko, kapag dumating yung time, mapag-uusapan yung usapin yan sa Kongreso para buksan yung prangkisa o kung kinakailangan idang sa referendum,
magkakaroon ngayon ng banggaan, Duterte supporters, DDS 60 million or 36 million subscribers ng ABS-CBN. Yun ang ibig sabihin. Wala naman akong 42 million na subscribers. Nagkamali yun sila sa pagkaintindi. So hindi mo niyayabang na kaya mong talunin mga DDS? Hindi yun ang point mo? Why would I do it? Why would I do it? Eh dati naman akong supporter, masugid na supporter na ni Paolo Duterte. Yun nga lang. Ngayon, hindi na ba? I'm also him. Ang ibig ko lang sabihin, dati akong masugid na supporter. Ipinaglalabang ko si Paolo Duterte sa lahat ng mga umaaway sa kanya. Sa lahat ng mga taong nagbabati ko sa kanya. I was of them. And then later on, nakita ko, habang dumadami yung mga subscribers ko, napansin ko na magkaiba-iba yung mga political chorus ng mga subscribers ko. That's why I have to be in the middle na. Although I still respect the president, he still gets my high respect. Rafi, kwento mo lang sa amin. Sige, sige, go. Hindi lang katulad ngayon ng ibang mga kamag-anak ko na kung saan talagang pinaglalaban nila ang Pangulo. Kulang na lang paglalaban nila ang patayan ang Pangulo. Kung sino kaaway ng Pangulo, kaaway na nila. So, umalis na ako dyan. I still support the president. Meron siyang mga magandang polisiya na sinusuportahan ko, na gusto ko. Pero hindi yung bang blind following na pag mayroong maaway dyan kay Pangulo Duterte, awayin ko, ibabash ko, mumurahin ko. I don't do that anymore. Hindi ka ba natatakot kasi ibang larangan ng politika, Rafi, ha? At respect sa yung sinasabi nila. Although, hindi na rin natin masabi yan ngayon sa Senado, no? Sabi nga nila, hindi mo na raw matatawag na august, kumbaga, ang body na yon, no? Kasi, lalo ko ano na naganap doon na hindi akma, kumbaga, sa reputasyon dapat ng isang napakataas na katawan ng gobyerno. Ano kaya ang magiging contribution mo doon? Will you be restoring the expectation of an august body as it was decades ago, which we have lost? No? And that's the reason bakit ako, Ma'am Lucci, ay nag-independent, para yung loyalty ko sa taong bayan, hindi kung kani-kanin partido. So kapag mayroong mga pulisya nakita ko kung sa mga partido, ay maganda, i-adapt ko, tutulong ako. Pag nakita ko na masama, mali, hindi makatulong sa tao, useless, then hindi ko suportahan. Pero, puso kasi ang alliances, di ba? Will you go into the Senate without any alliances man lang? Well, open ako, Ma'am Lucci, ano? Marami kasi mga partido ngayon na nagyayaya sa akin na to join them. Sa ngayon ay pinag-aralan pa ng aking legal team, maging ako especially. Kung yung ba ay tumutugma sa mga bukasiya ko, so kung tumutugma sa mga bukasiya ko, then why not? Pwede ako makipag-alayan sa kanila. Curious lang ako, ikwento mo naman sa amin kung anong nakapagpabago. Sino ang Now, kung ayon ng taong bayan na meron akong kamag-anak doon, meron akong wife doon, meron kapatid, then huwag nila iboto. Ano lang kasimple yun? Kung iboto nila, di ibig sabihin, payag sila, aprobado sila na magkakaroon ako ng kasamang kamag-anak sa politics. So I take it to mean that you are not against political dynasties? Yes, as long as gusto ng taong bayan. Let the taong bayan decide. Let the taong bayan decide. Okay. Alam mo, meron ka rin reputation for, lalo na mga Tulfo, no? Ang tingin ng mga tao rin sa inyo, lalo na ng mga kritiko ninyo, and meron ka rin yan, I'm sure alam mo yan, no? Ay para kayong mga judge, jury, and executioner. Sabi nga nila, at nakita nila yan sa pag-handle ninyo ng mga itinudulog sa inyo nung kayo yung mga broadcaster, no? Anong masasagot mo sa ganyang reputation mo na judge, jury, and executioner ang gusto mong mangyari sa iyo? Well, first of all, I'm not like that. But let me tell you this, Ma'am Lucci. I'm a product of a broken government system. Kasi kung hindi broken ang ating sistema. Pagkilala rin nila sa Tulfo name ay meron na rin bahin. Alam mo naman yan, no? Na hindi nila, syempre, hindi mo ma, it cannot be helped, no? You're one family. Yes. And
alam rin ng lahat. Ang kaya history ng family niyo, you're very close. Kaya ko po bang piliin yung maging kapatid ko? Bago, anak ko, ano bang magiging mga kapatid ko? Pwede ko bang piliin? God, please Lord, huwag mo akong gawing kapatid ni Mon, ni Erwin, ni Wanda, ni Ben. Hindi ko kaya piliin. Sabihin na lang, dinidisown mo sila. No, I'm not trying to disown them. I'm not trying to disown them. What I'm trying to say is, nandiyan yung mga kapatid ko, they're my blood. Okay? Whatever happens, they're my blood. But, pagdating sa mga diskarte sa buhay, kanya-kanya kami. May mga kanya-kanya kami pamilya, may kanya-kanya kami pananaw, may kanya-kanya kami prinsipyo, may kanya-kanya kami paniniwala. Yan ang ibig sabihin. Na dapat, kung merong mga kasalanan ako, dapat huwag idamay yung ibang mga kapatid ko. On the other hand, kung may mga kasalanan mga kapatid ko, huwag dapat idamay ako. Ang nangyari kasi, damay-damay lahat. Yeah. Pero dun sa anomalyang yun, no, yung nasira ka pa ron, anong pananaw mo? Were you affected by that, your public perception at least, no? Was your public perception affected by that controversy? No, not at all. Kasi kilala kong sino ako eh. I know myself. Alam ko na hindi naman ako sanggol doon. Alam ko na hindi naman ako nakinabang doon. So, bakit ako maapektuhan doon? Maapektuhan lang ako kung kasama ako doon sa hinitintangan na nakinabang sa 60 million na sinasabi ng maraming bashers. Finally, anong sinasabi ng Kuya Mon mo dito sa pagtakbo mo? Dahil alam din namin na yung Kuya Mon Tulfo mo ay malaking impluensya rin sa inyong mga magkakapatid. Anong say niya dyan? Wala. Hindi siya makikialam. Yun lang yung sinasabi. Lahat ng mga kapatid ko, pagdating mo dyan, Tol, Paeng, Rafi, good luck. Hindi kami makikialam sa'yo. We wish you luck. Yun ang sinasabi nila. Wala sinasabing iba pa. Yung bang, we wish you luck. Pagdating mo dyan, good luck.